ito ng sagutan, Psalm 86 from verse 1 to 17. Simulan ko po, and then sagot kayo sa kasunod na talata. 86 verse 1, "Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. For thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. For great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. But thou, O Lord, art a God full of compassion and gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. Altogether, verse 17, "Show me a token for good, that they which hate me may see it and be ashamed. Because thou, Lord, hast holpen me and comforted me." Tayo sa mandaling manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa psalm na ito, Psalm 86. And truly, as we read the verses, your words pierce our hearts, provides comfort, provides assurance. Truly, O Lord, thou art our compassionate God. And Lord, may we be like you. Although we know that we cannot be exactly like you because thou art perfect, but Lord, make us manifest the communicable attributes that you have allowed to see in our life. And Lord, may our motive be always to glorify thee, be always to put you at the center of our life. Lord, forgive us of all our sins and our trespasses. And Lord, through thy Holy Spirit, help us understand this prayer of King David and make it be our own as well. Thank you for this evening that we are gathered in the mid of the week. And may we also pray for our pastor who is out of town, and may you bless him, and may you grant him the comfort and the rest and relaxation that his body needs, Lord. And grant guidance to all the family members as well. And we pray, Lord, that we who are gathered tonight, may we also feel the presence of and leading of thy Holy Spirit as we study thy word. And thank you for guiding us and keeping us safe in coming over here. In Jesus' most precious name, these things we pray. Amen. Please take your seat po. Psalm 86, no? Maganda yung kinanta natin kanina, konektado sa Psalm 86. I must tell Jesus. I must tell Jesus all of my troubles, sabi sa isang linya doon. And when we pray to Him, when we seek His help, surely He will answer. He will deliver, sabi doon sa isang linya sa awiting iyon. And so, as we were singing that song,
Nakita ko ang connection niya dito sa ating pag-aaralan sa umaga. Nasanay po kasi ako umaga sa gabi pong ito. Okay, so ito pong sa aking Bible, ano, kasi ito pong Book of Psalms, nahati sa parts, major parts. At dito sa bahaging ito, where Psalm 86 is part of, ito lamang daw yung chapter dun sa part na yun ng Psalms na may heading na A Prayer of David. So, naka-specify, no? I don't know kung sa Bible ninyo ay nakasulat itong heading na ito. In my Bible, it says, A Prayer of David. So, very specific kung sino ang nanalangin ng panalangin ito dito sa bahaging ito ng Biblia. At makita natin sa panalangin ito ni David, makita natin yung laman ng puso niya, ang attitude ng puso niya sa panalangin ito. And therefore, we can see actually the humility in his heart, the confidence in his heart, because sabi niya dun sa isang bahagi rito the Lord will answer me. Thou wilt answer me. No? Sabi dun sa verse 7, last part, for thou wilt answer me. Pero kung titingnan po natin, alam ko naman na lahat tayo or karamihan sa atin dumaan na sa mga matinding pagsubok. When we go through deep times of deep trouble, we hear many voices, di ba? Maraming nagsasuggest sa atin, maraming nag-a-advise sa atin, no? And there are times that we, even Christians, no? We Christians, listen to people rather than to God. At kapag ganun, sabi ng isang manunulat, mas lumalaki yung boses ng tao at ang boses ng Panginoon ay lumiliit na. Meron nga pong title ng isang sulat eh. Ang title ay, When People Are Big and God is Small. So ang mensahe doon sa sulat na yun or sa composition na ito ay ang tao, when they listen to other people rather than listen to God, they make people big and they make God small. So let it not be true to us Christians, no? So many of us are guilty of seeing our situations and thinking that they are too big or too complicated, while at the same time, minimizing the power and care of God. Nadidistract na tao, nami-misdirect tayo, na ang ating attention naka-focus sa kinalalagyan natin, sa sitwasyon natin, and we are not able to see the power behind that, the big hand that can deliver us from such deep trouble. So, dito sa Psalm chapter 86, sabi nga, A Prayer of David, makita natin yung prayer ng isang lalaki na mayroong proper perspective. Proper perspective, makita ninyo rito, na while he finds himself in a difficult situation, he remains confident that God hears his prayers and is able to save him. So makita natin yung confidence ni King David dito. And maybe we can ask ourselves, am I as confident as King David when I pray and when I seek the Lord's help for salvation? No? He is sure that even though his situation is dire, his God is bigger and desires to show mercy to those whom he loves. Ang kanyang paningin, hindi lang hanggang sa nakikita ng kanyang physical na mga mata, he sees beyond. He sees the mighty hand of God that in due time, in God's perfect time, he will be delivered from the deep trouble that he was in. Tingnan po natin yung structure ng Psalm 86. Makikita natin na basically tatlong malaking bahagi ang Psalm 86. Yung una at ang huling bahagi nito, makikita natin yung mga petition, mga kahilingan ni David. So, tingnan po natin sa verse 1. Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. Hindi sinasabi rito perfect holiness, no? For I am holy because ang sinasabi, for I am thine. I am thy delivered soul.
O thou my God, save thy servant that trusteth in thee. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. And so on. Pagdating dito sa huling bahagi, no? O God, verse 14, the proud are risen against me in the assemblies of violent men have sought after my soul and have not set thee before them. But thou, O Lord, art a God full of compassion and gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. O turn unto me and have mercy upon me, given thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid. Yung unang bahagi at saka yung huling bahagi ng Psalm 86, sinasaad ni King David kung anong sitwasyon naroroon siya. Pero what will strike us, yung gitnang bahagi ng prayer niya, despite the fact that he was in a dire situation, and yet nakikita niya yung beauty, magnificence, the power of God. Makita niyo rito, sabi rito sa verse 7, in the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. Among the gods, there is none like unto thee. Imagine natin, ano, nasa matinding sitwasyon si David, and yet he was still able to say this in his prayer. Ang sentro ng panalangin, sa structure na, ang sentro ng panalangin niya, yung character, yung attribute ng Diyos. And that's why he was confident in praying to God. He was confident of the character and the nature of God that he is praying to. And he was confident about the relationship that he has with the God to whom he prays to. No? Dalawang bagay ang napakaganda. And then also, makita natin dito, na, and I believe itong klase ng prayer ni David will tell us why he was called twice in the Bible as a man after God's own heart. Dalawang beses lamang po sa Biblia, isa sa Old Testament at isa sa New Testament, ang pagtukoy kay King David as a man after God's own heart. So bakit siya tinawag a man after God's own heart? Kasi yung heart ni David, no, na ni-nurture ng Diyos, no, punong-puno ng consciousness sa Panginoon, punong-puno ng pagdadakila sa ating Panginoon. It's like the God saying, this man I choose to replace Saul because this man will truly serve me. This man has nothing else, no? No other intentions in his life except to glorify me. Kaya he is a man after God's own heart. Yan po makita niyo sa First Samuel chapter 13 verse 14 sa Old Testament. That was the time when God told Samuel that I have a man to replace Saul, and that this man is after my own heart. So ibig sabihin talagang ang Panginoon pumili sa kanya. The other citation kay David as a man after God's own heart, dun po nasa Acts chapter 13 verse 22. No? So, and this prayer reflects that description of King David, a man after God's own heart. So, tatlong bagay po dito makita natin. Ano? Yung unang bahagi, verse 1 to verse 7, unang bahagi ng kanyang prayer, we see yung request ni David. David's request. A request or a plea, a humble plea to the God who hears his people. Ang description ni David sa kanyang Diyos, na Diyos natin, is the God who hears his people. And I believe this is one of the more endearing description of God. God who hears his people. Diba? Sa ating mga tao, we would like someone who hear us. And then the second, that's verse 1 to verse 7. The second one is David's praise. Kaya nga ito yung center ng kanyang panalangin. Verse 8 to 10. Sabi, among the gods, there is none like unto thee. Kakaiba ka. Wala kang kapareho. Wala kang kapantay. So, it is an expression of trust and confidence in God's character. Imagine ninyo, sasabihin natin na si King David, mananalangin siya, sasabihin niya, there is none
there is no God like unto thee. At sinabi pa niya, neither are there any works like unto thy works. Bakit? Namasdan niya eh, naobserbahan niya at naranasan niya sa buhay niya kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay at walang sinumang may kapangyarihan at walang sinumang itinuturing na Diyos ng ibang tao ang nagawa ng Panginoon ni David. And then the last part, the second to the last, yung devotion, David's devotion. Yung commitment niya to obey and to worship God. Sa 11 to 13, makita natin, teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. In other words, yung buong pagkatao niya, gusto niya ay totally, fully, completely dedicated to God. Sabi sa verse 12, I will praise thee, O Lord my God, with all my heart. And I will glorify thy name forever. Tapos sa verse 13, for great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. Last part, it's actually, yung last part na verse 14 to verse 17, it's some sort of a repetition nung binanggit ni King David sa unang bahagi ng kanyang prayer. So you can see that some words are repeated, no? Sa kanyang pagkakabanggit sa verse 14 hanggang verse 17. Yung pagiging forgiving, pagiging plenteous in mercy ng ating Panginoon, yung kanyang graciousness, long-suffering, inulit dito sa part na ito na binanggit niya na sa unang-unang bahagi ng kanyang panalangin. So balikan natin yung una, no? Yung request niya. Humble plea ni David sa Diyos niya na sabi niya, who hears his people. So David believes that God hears and answers prayers. Is that what we believe in our God? Our God answers prayers. Diba? So, dito po, sa verse 1 to verse 7, actually, 8 yung prayer requests ni King David dito. At first read, it may seem like David is trying to persuade God. But in fact, these verses reveal David's humble confidence in God. Sabi rito nga, bow down thine ear, O Lord, hear me. Wala akong nais na makinig sa sasabihin ko, ikaw lang, Panginoon. So please incline thine ear unto me. Pagkaloob mo yung tenga mo sa akin, Panginoon, pakinggan mo naman ako, for I am poor and needy. Preserve my soul, another request niya, for I am holy, O thou my God. Save thy servant that trusteth in thee. Diba? Totoo itong promise ng ating Panginoon. He saves those who call on Him out of faith, out of trust in Him. So, he is appealing to God based on his relationship to this God. Ang sabi niya rito, no? For I am holy, O thou my God. He has personalized this God, no? He has quote-unquote, owned this God, aking Diyos. Many times, we hear prayer, God, the God. Maganda nga yung article na the God. Ibig sabihin siya lang. But that article does not connote any relationship between the one saying it and the one to whom that is being referred to. So rather than the article the, si David, ginamit niya yung possessive pronoun na my and our. Nagpapahayag na may relasyon siya sa Diyos na yon. And therefore, ito ang dapat na marinig sa panalangin ng Panginoon mula sa kanyang mga anak. Our Father who art in heaven. Diba? That's the patterned prayer given to us by the Lord Jesus Christ. Hindi sinabing God the Father, no? Or sinabi, our Father in heaven. So, at sabi niya rito, for thou, Lord, art good and ready to forgive and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
ang ating Panginoon, hindi maubos-ubos ang kanyang kahabagan. His mercy is and compassion is new every morning, sabi sa Lamentations. They are new every morning. So great is the faithfulness of our God. And then David is sure of the ways God relates to his people. Diba? Paraan ng pagre-relate ng Panginoon sa kanyang mga anak. For thou, Lord, art good and ready to forgive and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. The character of being good. Ang sabi nga, di ba may lumapit sa Panginoon, good master. Ang sabi ng Panginoon, why call me good? There's only one good, and that's God. Di ba? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang kausap. And that attribute, no, is perfectly describing the nature of God. God is good. And because He is good, He doeth good. So there is consistency in His nature and in what He does. So David was very sure on the way God deals with His people. At yun din naman ang totoo sa buhay natin. Ang ating Panginoon ay nagdi-deal sa atin sa ganito ring pamamaraan. He is always ready to forgive. Many times, no, nag-iisip tayo na dapat gawin ko muna ito bago ako patawarin ng aking Panginoon. We're trying to treat God just like other persons, human persons. Ang mga tao kasi, 'di ba, bago ka patawarin, o gawin mo muna 'to, o dapat equal i-satisfy mo muna ito tapos niyan patatawarin kita. Pero ang Panginoon, 'di ba, sabi nga sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. There are no other conditions. We just confess with our full heart. And He is ready to forgive. And then, dun sa praise ni David, an expression of trust and confidence in God's character. So, bago natin puntahan yan, yung last part ng first point, sabi rito sa verse 7, in the day of my trouble, I will call upon thee. For thou wilt answer me. That confidence ni David. I will call upon thee. Tatawag ako sa iyo dahil sigurado sasagutin mo ako, Panginoon. Because you love me even before the foundations of this world. So sa second part, David's praise, verse 8 to 10. Among the gods, there is none like unto thee. Ayan, ito na ang saligan o tungtungan ng confidence ni David. Yung character ng ating Panginoon. So, God is unrivaled in His position. Sabi sa verse 8, no? Unang bahagi. Among the gods, there is none like unto thee. The Lord is in a position that no one is equal to. He is alone in that position. And no one can rival His glory, His power, His might, His intelligence, no? And He is unrivaled in His works, not only in His position, but also in His works. Sabi rito sa last part ng verse 8, neither are there any works like unto thy works. Let me ask you this question tonight. Ano ang maituturing nyo sa buhay ninyo na gawa ng Panginoon na pwede nyong sabihin ang katulad ng sinabi ni King David? No, neither are there any works like unto thy works. And when you see that, when you look back and see that, the only thing that you can do to God is to praise Him. To praise Him for how mightily He has delivered us in our deep trouble. Natatandaan niyo siguro yung times na kayo ay nasa matinding pangangailangan and no human being can seem to help you. Nasabihan mo na ang lahat and help seems to be not coming from any direction. And then you look up to God, Lord, please help me. You can only cry to the Lord for help. And then God grants His answer, affirmative. And your heart is jumping in joy because your God and my God has been faithful
in responding to our plea. So, God will be worshipped by all. Sabi sa verse 9, all nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Because the Lord has his people in all these nations, Gentiles and Jews. No, in all these nations, God has chosen people. And all these people will come to the Lord, bowing down in worship and in adoration to the Lord. So makita natin, at siya lang ang karapat-dapat sa ganitong pananambahan at pagluluwalhati. So, how quick are you to remember the truth of who God is? Who God is in the midst of a difficult time. There, alam naman natin tayo in our being humans, no? Pagkat lampas natin sa matinding trouble, nakakalimot na tayo, di ba? Nakakalimot na tayo, and there are times that we forget about God. And then, darating na naman ang panibagong pagsubok, saka natin siya maalaala. But King David is not like that. Although he is not a perfect man, he was not a perfect man. Makita natin the sustained worshipful attitude ni King David sa kanyang pag-awit, sa kanyang panalangin, sa kanyang pananalita, no? Nakapaloob doon yung Panginoong kanyang sinasamba. So, do you tend to focus on the enormity of struggle rather than on the bigness of God? Kapag tayo dumadaan sa matinding pagsubok, yun bang nakikita natin? Hindi natin nakikita na mas malaki pa ang nagliligtas na kamay ng Panginoon sa pinakamalaki nating problema. Ano na ang pinakamalaking problema dinaanan ninyo? O kaya kinakaharap ngayon? Look up to God. He's just waiting for us to pray and plea before Him for help. So, when we are really conscious of who God is, then it should enable us to pray with boldness, just like King David. I pray unto thee because I know you will answer me, my God. You answer those people who call upon you in faith, who call upon you out of your mercy. Then third point, David's devotion. Humble commitment ni David to obedience and worship, knowing fully well who God is to him and who he is to God. Ang sabi niya ngayon, then I will obey. I will worship you. And this is his response to God's answers to his prayer. So verse 11, nakita natin, teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. So makita natin dito, this King David, a man after God's own heart, does not pretend to be highly spiritual. He always wanted to be taught by God. He always wanted to know the will of God in his life. He always wanted to know what God wants him to do. And he always wanted to know how God wants to be treated by his people, including King David. So, teach me thy way, O Lord. How often do we pray this prayer to God? Teach me thy way, O Lord. Yung prayer na to, teach me thy way, O Lord, it has many applications. Kasi iba-iba ang mga trabaho natin. Iba-iba ang mga tasks natin. But iisa ang pwedeng mag-guide sa atin, ang ating Panginoon. Lord, teach me what to tell this person. Teach me how to do this task. Alam nyo, simple itong isi-share ko. Simple item lang eh. Yung dahil I often nasa opisina ako, no, nagtatrabaho doon kaunting oras sa bahay and so on. Nung nandun ako sa kainta, hindi naman ako talaga nag-fix ng mga gamit sa bahay, ano. Nagkataong nasira yung faucet namin, edi tuloy-tuloy lang yung tubig, nasasayang.
Lord, hindi naman ako marunong mag-fix nito. Hindi ako tubero, no? Eh, sabi ko, Lord, i-guide mo na lang po ako rito. I know, magagawa ko rin to kahit, ano, kahit hindi ako maalam dito. So, I just trusted the Lord. And then, naayos. Sabi ko, Lord, naayos. Ang galing mo. So, this is just a titingnan natin, simple matter. And we can count on the Lord's help even in bigger things, no? Yung mga taong seemingly ang hirap kausap, yung mga taong na iniisip mo na hindi ka nakakausapin dahil matindi ang galit sa'yo, di ba? Out of your control yun eh. But God is in control of that person's heart. You know, I prayed for someone kasi I know galit sa akin. Hindi po yung wife ko yun, ha? I prayed for someone. Sabi ko, Lord, wala akong magagawa sa taong ito. Pero alam ko may magagawa ka. Kasi he doesn't seem to respond, no? Talagang may pangyayari kasi. And kasama ako dun sa grupo na adversely affected siya ng decision. So sabi ko, Lord, bahala ka na po na kumilos sa puso ng taong ito. And I know in my heart, kaya mong baguhin at babaguhin mo yung puso nito. Alam ng iro ko eh. He used to be my student when he was in college. And colleague na rin namin sa school, no? So, itong lately, no? Natuwa ako sa Lord kasi siya mismo lumapit sa akin. And then when he approached me, ngumingiti-ngiti pa siya. Yung natatawa-tawa pa siya and then nagbumulong sa akin. While he was doing that to me, natutuwa naman ako sa Lord, thank you for answering my prayer. Kasi hindi ko naman kaya itong taong to. Hindi ko naman pwedeng pilitin siya na tanggapin ako, kausapin ako, and so on. But pinakita ng Lord that he can make a way. So, wala po akong kinilos doon. Wala, hindi ako nag-effort na puntahan ko siya and so on. I just prayed to the Lord. At doon nagkaroon ng sitwasyon na he had to come to me and then he spoke to me. And maayos ang kanyang pakikipag-usap. Katulad na rin nung dati. So, thank the Lord for that. So, let us not look at God as if his hand is short. Di ba sabi nga, his hand is not short, that he cannot reach you, di ba, to help you and to save you from the trouble that you are in. So, makita natin, even in the midst of difficulties, David is focused on the character of God and he is poised to give thanks and praise to God, trusting that he will hear and save him. So, next time we pray unto God, do not just concentrate on our situation and what we ask from God. Concentrate also on the character of God. Kasi yun yung pundasyon bakit tayo nagre-request sa Panginoon. I ask thee this request, my Lord, because I know you are the God who answers prayers of your people. God who answers. I pray this to you, Lord, because I know your mercy is plenteous. You are gracious. You are long-suffering. And so, please, answer this. So, nakatungtong sa karakter na yon na ating Panginoon. And I know the Lord is pleased when we pray, when we give a focus on His character while we present our requests unto Him. So, when life gets hard, our spiritual growth and the praise of God may be the furthest things from our minds. Kasi napupuno ang isipan natin nung mga matitinding sitwasyon na kinalalagyan natin. Nalalayo ang ating kaisipan sa ating Panginoon. But we should want them to be front and center. We should want to love and trust God so much that even in the struggles, we are asking Him to hold us close and teach us. So makita natin dito the graciousness of God and how uplifting to our soul and our spirit when we experience that answer of God. Last part, yung request niya ay restatement itong 14 to 17. Again, that attitude of humility and that attitude of being confident
before the Lord. Yung cry niya, no, umiiyak siya pero confident siya sa Panginoon. Sasagutin mo ito, Panginoon. Ano po ba ang faith? Parang tinanong ni Brother Sok last Sunday. So sasagutin natin yan gamit ang Hebrews chapter 11. Sabi, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Kaya ang sabi ng Panginoon, when you pray, you believe, you have received it. Kaya ang sabi ng Panginoon, believe first and then you will see. Let us not follow the natural man's thinking. Diba? I would like to see first, parang si Thomas, I'd like to see first and then I will believe. And that's not faith. So, ang sabi, when we pray not out of faith, actually we are committing a sin before God. Anything that we do that is not out of faith is sin before God. So, even in this prayer, in our prayer, let it be clothed with faith in God. And faith, strong faith, that our God is the God who answers our prayers because He is always true to His promise. He is faithful and just to listen to our prayers and respond in the most appropriate and best way. Yun lang lang po, and let us close in prayer. Our Father in Heaven, thank you, Lord, for this study of Thy Word, this devotional study. May it remind us, Lord, that our prayer should also be founded on Your character, Lord. You know what is in our heart. You know what in what situation we are in right now, Lord. And You know what our needs are. But You desire, Lord, that we come to You as You are, Lord. And we come to You as we are. Your people who are weak and can only depend on Thy strength. Lord, thank You for this reminder. Thank You for this prayer of King David. And may his prayer be our prayers also. Forgive us of all our sins and our trespasses, even in our prayers, Lord. In Jesus' most precious name, these things we pray. Amen. Brother Sunny. Para po sa ating prayer time, Brother Sunny will facilitate. Okay, thank you, Brother Abet, sa short devotion na yan. Salamat sa Panginoon sa reminder nito. So, let's sing another song before we come to our prayer meeting. Sa hymn number 143, Trusting Jesus. Andiyan sa hymnal nila lang po, no? Meron ba sa harap? Trusting every day, trusting through the stormy way, even when my faith is full, trusting Jesus, that is all, trusting us the moments fly, trusting us the days go by, trusting Him whatever befall, trusting Jesus, that is all. Third now, singing if my way is clear, praying if the path be drear, if in danger for Him call, trusting Jesus, that is all, trusting us the moments fly, trusting us the days go by, trusting Him whatever.
be past, pale within the jasper wall, trusting Jesus, that is all, trusting us, the moments fly, trusting us, the days go by, trusting Him, whatever. Salamat po sa outing niyan. So anyone has a prayer request this this evening? Sister Grace? Okay, on. Thank God that He will continually feed Loloy with wisdom na coming from Him na maging maayos po yung kanilang meeting for we know na even in our sa mga business, meron din po siyang say ang ating Panginoon. And everything, we give thanks dahil wala po kaming sakit ever since 2023 and the past years. Napakatagal na po talagang God is so good. Pati ang health namin, iniingatan niya. And wala kaming masabi, talagang kamangha-mangha ang ating Panginoon, kapuri-puri po siya. Patuloy po natin siyang paniwalaan at mag-trust po tayo fully sa Kanya, sa Kanyang pagmamahal at protection. Thank you, Lord, for everything. Okay, let's pray for yung decision niya sa darating na next week, no? Sa DPWH. Sa Monday, right? Sa Monday, okay. So, let's also remember Brother Melchor sa recovery ng kanyang operation sa ulo. Ganun din, kapatid na Brother Alan, no? So, full recovery. Anyone else? Sister Aileen? Unspoken request. Okay, so unspoken request. Okay, pag-pray natin yung unspoken request ng kapatid na Sister Aileen. So let's also pray for our pastor traveling Grace back to Manila from the provinces po. Anyone else? So pag-pray din natin yung ating nalalapit na anniversary, no? Almost 3 weeks na lang yata, no? So, let's pray for a speaker kung ipoprovide ng Panginoon para sa ating team. Peace be still. Tsaka yung graduation po ng sabay po yan eh. Yung anniversary sa umaga at sa commitments as exercise sa gabi po. Sa mga estudyante na graduate po. Meron pa ba? Anyone else? Wala yatang practice yung choir ngayon, no? So, walang practice yung choir. So, hindi tayo nagmamadali. So, kung wala na kayong request, let's continue to pray for yung mga chronic natin na mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman po. Bale, Abet?
final exam ng mga student sa Bible College, no? Sa darating na next week po, Thursday? Ha? Kailan ba last day? Ha? Thursday next week. Oh, yan na yung last na... Last block na ba yun? Last block? So, vacation na. Tapos school year na. Sarado na, no? Vacation na. So, let's pray for new, ano, enrollees po sa coming school year po ng ating Bible school. Pati yung mga teacher po na patuloy na ginagamit ng Panginoon upang maturuan itong mga ating mga Bible student po. Wala na po? Kung wala na po ay tawagin lang natin isang kapatid na manalangin para sa ating bago tayo magwakas sa gabing ito. Sino po ang gusto mag-volunteer? Tawagan ko lang kapatid na ano, Brother Loloy Abdua, na isara tayo sa isang panalangin po. Asan po yung mic natin? Pakibigay lang po. Okay, let us pray. O Amang Dikalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, sa gabing ito kami pinagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa amin, sa iyong pag-aruga sa amin bilang iyong mga anak sa mga nakalipas na araw, at sa pagpapala na iyong binigay sa amin sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, Ama, sa iyong salita na aming napakinggan sa gabing ito, at nawa ito ay magbigay sa amin ng lubos na kalakasan sa aming spiritual na buhay, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa bawat panalangin na aming gagawin ay Ikaw ang siyang maitaas, malalahati, at ang iyong pangalan, Panginoon, at ang iyong kapangyarihan, kaluwalhatian, ang siyang maging patnubay ng, haligi ng aming panalangin, Panginoon. At ikaw, nawa, ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin, Lord. At dinadalain ko, Panginoon, sa gabing ito na kayo po ang siyang patuloy na magpapala sa aming pastor na sa out of town, Panginoon, na ang iyong kalusugan, ang kanilang mga adikain sa bawat araw, Panginoon, sa darating pa mga araw na kayo po ang siyang gumabay, mag-lead sa kanya, at dalayan ko, Panginoon, ang iyong banal na espiritu, ang siyang gumabay, at nawa, Panginoon, ay bigyan nila ng traveling grace na sila ay makabalik sa Quezon City, sa kanilang tahanan, at ibig sasayang di, Panginoon, ay makabalik na safe, Panginoon, dito sa Metro Manila, Lord. Lord God, dinadalain ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman, lalo-lalo po si Brother Melchior na siya nagpapagaling na, Panginoon, sa kanyang nakaraan ng mga operations, Lord. Maraming salamat, Ama, sa iyong napakamahabang kamay upang abutin ang kapatid nito at pagalingin sa kanyang karamdaman, Lord. Maraming salamat, Ama. Even kaya Brother Alan na sa kanyang kalusugan, Panginoon, ay aming lubos na nakikita at isang buhay na witness, Panginoon, upang ang iyong kapangyarihan ay hindi po nagulang sa amin dahil sa kanyang kalusugan at sa kanyang full recovery, Panginoon, na kitang-kita namin, Panginoon, ngayong kamay ng siyang kumilos upang ang kapatid na ito ay manumbalik ang kanyang kalusugan. Maraming salamat, Ama, sa iba pang mga kapatiran na siyang iyong ginamit upang kami ay lumakas at manatiling malakas sa iyong makapangyarihan kamay, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa mga even sa mga kapatid na hanggang sa ngayon ay sila ay nasa banig pa rin ng karamdaman, sa Brother John de la Peña, Sister Emma Solis, Panginoon, at ang iba pang may mga karamdaman na
Hanggang sa ngayon, Panginoon, ay nanatili sa kanilang higaan, subalit ang aming pinapasalamat, Panginoon, na sila ay habang hanggang ngayon, Panginoon, ay aming pang nakasama sa iyong gawain, even sila ay nasa kanilang karamdaman, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ang bawat bagay na iyong mga ibinagay sa amin, even sa aming mga kapatiran na may karamdaman, ay ito ay may mga purpose, Panginoon, at plano sa bawat isa sa amin, Lord. At dinadalayan ko, Panginoon, na ang mga kapatid na nag-aaruga sa kanila na yung, upang sila ay patuloy na alagaan at arugain sa kanilang karamdaman, ay dinadalayan ko, Panginoon, na bigyan mo sila ng lubos na kalakasan upang sa kanilang pag-alaga dito ay patuloy ang kanilang presensya, ang iyong makita ang iyong kapangyarihan, Panginoon, even sa mga nag-aalaga dito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na alam namin na sa ngayon ay wala dito, subalit, Panginoon, ay sila ay mga nangailangan din ng mga panalangin at even sa mga unspoken request ni Brother and Sister Aileen, Panginoon. Alam po, Panginoon, na kayo po ang isang higit na kaalam. Ano man ito, Panginoon, ay nawa ay yung pagpalain at sagutin ang panalangin nito. At nandalayan ko rin po, Panginoon, ang aming nalalapit na anniversary sa church na ito, na kayo po ang isang magbigay wisdom sa aming mga officers, even sa aming pastor, upang ang magkaroon ng katagumpayan ang anniversary nito, Panginoon, sa church night namin ito, Panginoon. At nadalain ko rin po, Panginoon, ang graduates sa Bible College. Nawa ay puspusin niyo rin sila, Panginoon, ng Banal na Espiritu. At nawa, Panginoon, ang kanilang mapag-aralan sa school na ito, Panginoon, ay kanilang magamit ay hindi lang sa hanggang sa kanilang pagtapos ng kanilang pag-aaral. Subalit, dalangin ko, Panginoon, na hanggang sa sila ay nabubuhay, sabi nga ng Panginoon, ang retirement po ng bawat isa ng iyong mga anak ay ang isang kamatayan ng physical, Panginoon. At even sa aming pagtanda, alam mo, Panginoon, na ikaw ang isang nawa ang isang maitaas, malalati sa amin, lalo na sa pagbahagi ng iyong salita, Panginoon. Alam namin na isa sa iyong purpose upang kami, upang ikaw ay pumarito, kundi ibahagi ang iyong salita, Panginoon. At nawa ay bigyan mo kami ng lubos na kalakasan at strength, Panginoon, upang ang iyong salita ay hindi namin ikahiya, Panginoon, magkos magkaroon kami ng tapang upang ang iyong salita, Panginoon, ay may bagay sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito na ikaw ang isang aming sandigan at dalayan ko rin po, Panginoon, ang aming bansa na nawa ikaw ang siyang muna from our president down the line to the barangay officials, Panginoon. At dalayan ko, Panginoon, na sa bawat pamumuno ng bawat isa ay ikaw ang siyang muna, ikaw ang siyang makita sa bawat mga namumuno sa aming bansa, Panginoon. At maging maayos nawa ang aming bansa, lalo na sa pamumuno ng aming mga, nasa aming mga bawat constituent, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa gabing ito at isang privilege po na, Panginoon, na kami ay nakalapit sa inyo ng diretsahan, Panginoon, na ang makapagpanalangin at makapag-usap sa inyo ng harap-harapan, Panginoon. At dinadalain ko rin po, Panginoon, ang aming choir na nawa, Panginoon, ay ikaw ang siyang mangunang dahil sa nalalapit na anniversary ay muli itong magamit, Panginoon. At even sa bawat Sunday na kanilang ginakanta, Panginoon, ay ang bawat isa, alam ko, Panginoon, ay na-bless sa kanilang mga awitin. At
Dinadalain ko rin po, Panginoon, ang mga Sunday school teachers at saka sa mga bata na sinusundo lagi linggo-linggo tuwing umaga. At nawa, Panginoon, ay ang mga batang ito ay lumaki ng may pagkakilala sa inyo, Panginoon. At nawa ang church na ito ay gamitin niyo po, Panginoon, upang makilala niyo ng lubusan ng Panginoon Yesu Kristo na siyang tanging tagapagligtas. At dinadalain ko rin po, Panginoon, ang sa visitation sa every Sabado na kayo po ang siyang patuloy na magbigay knowledge, Panginoon, sa mga nagbibisita at even, Panginoon, sa mga kapatid na nasa kanya-kanya mga lugar, Panginoon, upang ang iyong salita ay may bagay na ay pasusin niyo kami, Panginoon, ng iyong banal na espiritu upang ang bawat salita na lumalabas sa aming bibig ay nagmumula sa inyo, Panginoon. At alam namin na ang bawat salita na aming naibagay sa kanila hindi ito bumabalik ng walang kabuluhan. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aking pinasasalamatan at dinadalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo namin, Diyos na kapagligtas. Amen. Amen. So, thank you for your presence this evening. See you next Sunday. Bago tayo magwakas ay awitan po natin na kapatid na Sister Rina ng happy birthday. Happy birthday din, Sister Debbie Abutal. This, ha? Brother Nave. So awitan natin sila ng dalawang stanza. Second and third stanza. Happy birthday to you. Birthday po sa ating mga kapatiran. Alam ko po ay meron yatang prepare na konting salo-salo kapatid na Sister Rina ngayong gabi. So, happy birthday po Sister Rina at sa mga iba pa nating kapatiran na nag-celebrate ng kanilang birthday this week na to. So, see you this coming Sunday. God bless you and God bless all of us. Amen? Amen. Amen. Thank you.